Hello guys, magandang umaga, magandang tanghali, mga Bagikong Marinero. Dito naman tayo sa YouTube channel ko, Bagikong Marinero. So may pag-usapan tayo ngayon dito yung tungkol sa paano mag-sounding sa mga sounding pipe na kagaya nito na mayroong counterweight siya kasi hinapakan natin yan doon sa may baba ng sounding pipe para magbukas yung bagula. So meron tayong interviewin dito ngayon na number one oiler kasi isa lang yung oiler namin dito at saka isa lang yung cadet engineer. So, i-share namin sa inyo para kunting kalaman lang na dagdagan natin yung mga kalaman natin na hindi tayo mahirapan mag-sounding at saka hindi tayo matamaan yung sounding pipe kasi yung sounding pipe nga nagkatupik-tupik yan siya pag natanggal mo yung paa mo dun. Kasi automatic siya magsasara kasi nga mayroon siyang counterweight doon. Atin sa barko mo sa Kenbagito, meron tayong nakikita na mga nalaglag doon sa sounding pipe na mga bato na hindi na nakukuha. So, ako experience ko yan kasi dami na akong nakakita na barko na maraming sounding pipe na nalaglag dyan. Kaya namin ko sinishare sa inyo para dagdag ka lamang sa ating mga kabarong na Bagikong Marinero. So, paano natin yung tanggalin? Yung mga nalaglag na bato doon kasi minsan kinakawin nila yan. So, hindi talaga makuha sa kawin kasi kinakawin natin yan ng usit. Yung pangusit, yun, nilaglag natin yun para matanggal pero hindi talaga nila makukuha. So, pagwas na may malaglag na bato doon, magkasabit-sabit na yung ano natin doon, yung bato kasi kakalang na yung bagong bato natin na sounding tip natin yung bato, kakalang kaya minsan hindi na rin makukuha. Kaya kailangan natin ng kulin talaga yung bato pag ito. Sa experience ko dyan, kalamihan na hindi na talaga nila inaano, nahirapan na mag-sounding. Mga tatlong bato, magalawang bato na ang nandun sa loob ng sounding pipe pag ito. Yan ang experience ko doon. So, walang nagtanggal doon na bato kasi kailangan hindi na nga matanggal kasi nagka-cross-cross na yung mga bato doon. So ang kailangan natin dyan pag ito, i-empty natin yung tanke, bigyan natin ng magandang ventilate yung tanke natin kasi yung mga fuel tanke yan. So kailangan natin tanggalin talaga yung para hindi tayo magka-biriya-biriya pagma-sounding para makuha din natin yung deep sounding talaga niya. So mag-blima minsan yung mga chipinier natin kasi nga yun, hindi tama accurate yung kuha ng sounding. So, paano natin tanggalin yan pag ito? So, experience ko dyan, i-share ko sa inyo. I-empty natin yung tanke, normal na doon talaga yan. I-ventilate natin, tignan natin kung okay na ba yung oxygen doon. So, pasukin natin yung pinaka baba doon na nandun na tayo sa may sounding pipe niya, yung sa pinaka-deep. Puputong tayo lang doon ng mga 1 foot, 12 inches ang puputulin natin doon, doon sa pinaka-deep sounding. So, paano ba natin yung puputulin? Hindi natin yung nalagarin pag ito. Baka yung paglagarin natin, mag-spark yung pipe doon. Kasi minsan, hindi natin alam, may fumes lang na titira dyan. Ang pagputol natin dyan, putulin lang natin siya ng cutter pipe. Mayroon tayong cutter pipe kumpul dyan sa barko. So, pag na-cutter ng pipe natin yun, matanggal na yung deep sounding niya. So, matatanggal na natin yung mga bato doon na naka-stop doon. So, matanggal mo na yung bato na yung pipe. Pag
Maglag, ilaglag mo yung bato, mahirapan ka pa mag ito kasi nagka-cross-cross na sila doon kasi may putas yan doon sa pinakatid side. Nagka-ikis-ikis na siya doon kaya mahirap pa rin siyang tanggalin kahit natanggal mo na. So, matanggal mo yan kasi nakikita mo yung pero pag itaktak ko lang siya ng ganon, hindi matanggal-tanggal. Kailangan mo pa siyang i-damitan ng mesco driver kasi para matanggal. So, paano natin yung ibalik na ganun pa rin yung height niya? So, idugtong lang natin yung siya pag ito, yung tubo, yung pinutol natin na solid pipe, idugtong lang natin, magdawa tayo ng clamp na with bolt siya. Lagyan natin siya ng apat na bolt para maka-screw na yung clamp natin. Tapos, lagyan natin siya ng bolt na mangyari pag-starter doon sa kanya. Magdawa tayo ng clamp na pipe na kasing size din ng outside diameter ng sounding pipe natin. Magawa kayo ng clamp doon. So, yung clamp doon, magkalikit na ngayon yung magkulikta na ngayon yung pipe natin. So, para sigurado tayo, lagyan pa rin natin ng mga screw doon sa may clamp na kasi sa clamp natin, mayroon tayo sa tabi dyan na screw natin para mag-clip siya. Dalawa sa kabilang yung tinga niya. So, dito sa may pipe, lagyan lang natin ang mga screw dyan, kahit dalawa lang, kabilangan, maliapat, both side. Kunyari, ito yung tubo, dalawa dito yung clamp mo, dalawang bolt dito, saka dalawa dito sa bawa, i-screw natin siya doon na mayroong lock dito, tapos ano natin ang bolt, ikatay natin kabilangan. Yan, siya mo dito. Masishare ko sa inyo. So, ganun pa rin yung height ng sounding pipe natin. Yan na pag ito ang resulta ng clamp natin. Mayroon tayong tornilyong ilagay dito para mag-compress doon sa pipe natin na idugtong natin na sounding pipe. Ganyan pag ito. Pag naputol natin, pagdugtong natin, ganun tayo magdugtong. So, may clip tayong ilagay ulit dyan. Tapos, sa taas yung isang tornilyo, yung sa baba yung isa. Yan. Yan, ganito pag ito yan. Yung isang tornilyo nasa taas, yung isa nasa baba. Parang mag-holder yun siya pag ito. So, ganun tayo magawa ng clamp doon sa sounding pipe kung pinutol natin. Safety tayo dyan pag ito, hindi matanggal-tanggal yan. Ayan ang isi-share ko sa inyo pag mayroong mga batong malaglag doon sa mga sounding pipe nyo. Magandang umaga mga pagitong marinero, lalo na sa mga baguhan, first timer, hindi pa nakaranas ng sakay sa barko. Anong masasabi mo doon sa sounding mo ngayon? Anong nagsasounding ka? Ang masasabi ko lang, ang kaalaman ko tungkol sa pagsusulda sa mga tangke, ito mga bagitong marinero sa mga katulad sa mga bagitong wala pang experience, ito ang tawag nito ay brass. Ito mo natin yan, pipe brass. Ito mo tayo, nagpabrikit tayo. Pabrikit kami ng pipe brass para sa sounding pipe. Kasi maganda ito na mayroon ka dito pag bago ka mag-sounding. Dahil sa sounding pipe, mayroon doon na step holder. Kailangan mo magsolda ka, kapag wala ka ng ganito, aapa ka doon sa step holder niya. Minsan, pag maalon, dudulas yung paa natin doon. Kaya mas mahirap, mas maganda ito na may brass tayo. Brass, yung pipe siya na ginawa natin, brass, sublate to siya na brass, tapos tinuring mo namin na kinuha namin yung outside diameter ng valve doon sa baba. Ito yung pinaka outside diameter niya. Kukunin natin, lagyan natin siya ng starter doon sa may sounding tank na sounding pipe para doon siya papatong lang sa taas. Yan, brass to solid, tinurno natin. Ito para hindi tayo mahirapan magbukas ng sounding pipe pag nagsolda tayo. Ilagay lang natin ito sa sounding pipe. Tapos, maglaglag tayo ng sudalisan natin para hindi tayo mahirapan, hindi tayo magpapakapak doon. Yun. Para hindi masira yung kasi minsan
kaya mga bagito, yung experience ko sa mga barko nakikita ko, kalamitan yung mga sounding tape. Pag nag-unboard ako, daming mga tama yung mga sounding tape. Ganito, kalamitan yung binasakyan kong barko, yung mga sounding tape may tama dito. Kasi yun nga, yung sinasabi ng order natin, na minsan mag-sounding, mahalon, mag-sounding ka doon, biglang out-balance ka, matanggal mo yung paa mo doon sa holder doon sa paa mo kasi napakan nga natin yun. So may counterweight yun siya, automatic magsasara yung barbula. So ang mangyayari yung sounding tape mo, may ipit. Ganyan, minsan napuputol, kaya nalaglag doon sa baba ng sounding tape yung pamato mo. So kaya nga sinishare namin sa inyo to para kunting kaalaman. So ito may yung wheeler ko dito number 1, hindi na mahirapan mag-sounding kasi nilalagay niya na to. Kasi minsan niya, yung sabi niya, minsan maaalis yung paa mo doon sa baba, doon sa holder niya. So automatic magsara, naiipit yung sounding tape natin. So kalamitan yung bagito, pag sumakay kayo, mayroong mga sounding tape makikita nyo na may mga scraps. May mga scraps yan, ganyan o. Oh. Yan. Kaya iwasan natin yan bagito kasi nalalaglag yan doon. Hindi na nakukuha, mahirap na kasi pag mag-sounding ka doon, magsabit-sabit na yung bato natin. Yung sounding tip natin. So, ito ang pinakamagandang ilagay natin, yung solid brass to, tinanong namin, tinuha namin yung outside, inside diameter doon sa barbula, doon sa sounding pipe. So, ito yung ginawa namin. Yeah. So, hindi ka na mahirapan bagito mag-sounding. Ngayon, yung oiler natin, easy-easy na lang siya mag-sounding kasi hindi na siya umapak doon sa sounding pipe. So, kunting kalaman ng mga bagay ito, i-share namin sa inyo. Kung hindi pa kayo nag-subscribe mga bagay ito, mag-subscribe na kayo. Like and share, comment, click the notification bell para updated kayo sa vlog ko, Bagitong Marinero. Welcome! Sa mga Bagitong Marinero, subscribe para updated ka sa vlog ko. God bless!